Hello everyone! Welcome back to our channel. In today's video, as you can see sa ating harapan, merong different varieties ng photos. So yan yung isi-share ko sa inyo ngayon. At yan yung ating pag-uusapan sa care tips update ng ating mga photos. Kasi before year 2020 or 2019, nag-care tips din ako sa kanila. Pero kasi yung photos na meron ako before ay kukonti lang compared ngayon na meron akong iba't ibang variety. Hindi ko sasabihin sobrang dami, pero marami na po yung nadagdag sa kanila. At yan yung isi-share ko sa inyo kung ano ba yung sun exposure, fertilizer, potting mix, ilang leaves ko lang siya nabibili, mga 5 leaves. In today's video, kung gusto niyo malaman kung paano ko napapakapal yung mga photos ko dito sa aking lugar, please keep on watching. Ang unang-unang photos na ipapakita ko sa inyo ngayon ay itong si Silvery Ann. Ganyan yung itsura niya. I know, hindi pa siya ganun ka-stress or hindi pa ganon lumalabas yung color ng ating Silvery Ann dito. Actually, ang ating mga photos po, pwede naman talaga sa kanilang walang sun exposure. Or, pwede lang yan sa CR, meron lang siyang konting liwanag, kaya lang po, doon sa ibang variety ng photos natin, hindi lalabas yung totoong ganda niya. For example, dito nga kay Silvery Ann, hindi lalabas yung totoong ganda or yung pagka-silver ni Silvery Ann kung hindi natin siya ilalagay sa may maliwanag na area or hindi natin siya bibigyan ng sun exposure at least 4 hours to 5 hours. Ang ginawa ko dito sa kanya before, since na yung inilalabas niyang dahon ay sobrang liit na, ikinat ko siya para magkaroon siya dito ng suloy. Meron na siyang suloy dito, and then yung pinagkatan niya, ipinalupot ko lang siya dito sa ating potting mix. At ayan na, meron na siyang mga bagong tumutubo. Meron ako ditong ilan na hindi ko kilala talaga or nagdadalawang isip ako kung ano talaga yung ID niya. Si Jade ay green lang siya. Ganyan lang yung itsura ni Jade. Oh. Alam nyo ba, gustong-gusto ko si Jade photos at saka yung isang neon photos. Gustong-gusto ko din sila. Hindi ko alam, pero gusto ko sa photos yung parang plain yung color nila. Eto, nabili ko before ng 150 pesos. Apat na dahon lang siya. So, ayan, kinat ko nang kinat na lang yung iba at pinropagate ko. At yun yung itatanong ko ngayon pagkatapos nating mag-vlog. Next na ipapakita ko sa inyo ay itong si Marble Queen. Nabili ko siya ng 3 lang na dahon, pero kumakapal na siya. Ang napapansin ko kay Marble Queen, dun sa potting mix na ginamit ko sa kanya, ang bagal nung paglago niya. Compared dito sa may Coco Pit and Rizal, yun yung mabilis ang paglago. Meron ako ditong 4 na Marble Queen and I think eto si Snow Queen. Nabili ko kasi siya ng Snow Queen yung ID. At pagkakaano natin dito, nandun kasi sa kabila yung isa kong Marble Queen. So, parang wala naman silang pagkakaiba. Mas white or more white lang tong nandito sa aking kabila, yung makapal ko. Ganyan yung itsura niya, oh. Ang kapal. At napansin ko, ililipat ko siya ng pwesto kasi nagre-revert yung kanyang dahon. Ayan, oh. Unang revert niya na dahon. Sana siya si Snow Queen kasi meron na rin ako mga Marble Queen dito. Andun pa sa gilid. And then next, na ipapakita ko sa inyo, si Manjula. Tatawa nga ako dito sa aking Manjula kasi hindi siya nagre-revert katulad nung sa iba na green. Actually, nabili ko siya ng ganito yung dahon niya. 850 pesos, 6 leaves lang siya, and then namatay yung dalawa yata or tatlong dahon kasi ano siya, nilipat ko ng potting mix. So, ngayon, ang bilis nung kanyang lago or paglago. And then, meron akong nakita dito sa dulo na may pagka-green yung isa or yung pinaka huli niyang dahon, kaya inilipat ko siya ng pwesto. Etong mga photos na to yung nakalagay ko doon sa plant rack ko na nilagay sa harapan. Inilipat ko na lang sila dito sa pwestong kabila para naman yung araw niya mas matagal. Isa rin to si Manjula na nag-trending before, tapos mahal na mahal or nagmahal talaga, libo, ilang dahon lang, tapos ngayon makakabili ka na ng 200 pesos, 300 pesos, 10 leaves na. Next sa list natin na itong tinatawag na Shangri-La or yung sleeping photos. I have here ano yung regular ano lang sleeping photos, pero nagtataka ako bakit nagva-variegate. Meron siyang variegation. Ito yung pinakita ko sa inyo before. And nabili ko siya ng 4 na dahon worth 450 pesos.
pesos. And then, yung isa kong ganito din, nabili ko siya ng 350 pesos, dalawang daon. Mga ganun, naglalaro yung presyo niya. At napakapal ko na siya. Ayan, napahaba. Madali itong alagaan at ang bilis dumami. Kung ako sa inyo, kung bibili kayo ng sleeping photos na ganito, yung ano lang, dalawang dahon, tatlong dahon, and then kayo na yung magpalago. Ilagay nyo lang siya sa area na mahangin. Next naman na ipapakita ko sa inyo ay itong si Silver Lady. Ano siya eh, kulubot siya kasi hindi ko pa siya nadidiligan. Si Silver Lady, meron siyang nalagas na isang dahon. So, ginupit ko na pero parang mashy kasi. Nabili ko siya ng worth 400 pesos to 450 pesos. Hindi ko alam bakit mahal pa rin si Silver Lady. At parang gusto ko siyang ilagay sa pool. Kaya hindi ko pa rin siya napapalitan ng potting mix kasi okay naman yung potting mix nila. Ang gagawin ko na lang ay ire-repot ko siya sa white pots. Kasi siya lang yata yung bukod tanging hindi naka-white pots dito. Yan, si Silver Lady. Next na ipapakita ko sa inyo, ito yung hindi ko alam kung ano talaga yung ID niya. Kasi sabi nila hindi daw to si Enjoy, pero parang Enjoy kasi siya. Or siya si Glacier or si Pearls and Jade. Doon ako nalilito kay Pearls and Jade at saka kay Glacier. Ito yung aking Enjoy photos. Nabili ko sa Cavite, worth 350 pesos and ang kapal-kapal na niya. 'Di ba, ang bilis lang lumago ng Enjoy photos. Gusto ko talaga sa Enjoy photos din at gusto kong bumili ng marami. So may nagbigay sa akin ng Enjoy photos, bumili ako at naka-pole siya. Hindi ko na lang inilagay dito yung mga naka-pole kasi skip na. Comment down below kung ano po talaga yung ID niya. Actually, pinagtitinginan ko nga siya kung siya ba talaga si Pearls and Jade or si Glacier kasi dito sa dahon ng ating Enjoy photos, malinaw yung pagka green and white niya. Ayun o. Tapos dito nga sa ipinapakita ko, yung pagka white niya, meron siyang splash ng green. Lalo na yung mga nasa ilalim, ayan o. Hindi ko alam kung ano yung ID niya. Ito yung aking mga pinakaunang photos. Yung ating golden photos dito. Meron pang isa eh. Ito pa yung isang golden photos. Ito, konti lang yung variegation ng golden photos natin kasi hindi siya gaanong naaarawan. Ganito yung itsura ng ating golden photos na naaarawan. Pero yung bandang dulo niya kasi, hindi na siya nagkakaroon ng variegation kasi hindi na po naaarawan yung baba niya. Actually ngayon, nagkakameron na kasi nilipat ko siya ng pwesto. Pero before ko siya ilipat, para siyang neon photos. Next na ipapakita ko sa inyo, hindi ko makita si mother plant. So ito na lang yung pinakita ko sa inyo, si neon photos. Ayan yung itsura niya, pinropagate ko, hindi ko alam kung saan ko inilagay yung pinaka mother plant niya, siguro nagtatago lang sa mga dulo-dulo. Ayan yung itsura ni Neon Photos. Tapos, itong si Cebu Blue. Ayan yung itsura ng Cebu Blue, hindi siya maganda si Cebu Blue, binigay lang din to sa akin, humaba na siya ng humaba. Ang gusto ko kasi sa kanya, i-cut ko siya and then gawin ko yung katulad kay Silver Rihanna, iikot ko na lang siya sa pat niya. Pero kailangan ko siyang i-repot muna kasi hindi na siya maganda dun sa potting mix niya, kaya i-repot ko na lang siya. Ito yung pinakita ko sa inyo kahapon. Ito ay si Jessenia Photos or Jessenia Photos. Katulad siya ng Jade Photos, pero ito may mga ano siya, yung bako-bako. Yung Jade Photos kasi madulas. Ito para siyang ang texture niya parang may bako-bako siya. Doon sa mga collector ng photos, alam niyan. Ako hindi naman ako nagko-collect ng lahat ng photos, pero gusto ko lang yung mga variety ng photos. And then ito next, hindi ko rin alam yung ID niya, si Global Green or si Emerald. Kasi si So Global Green, sa pagkakaalam ko, yung kanyang dahon medyo lighter yung green sa gitna. Ito, nakikita ako ng lighter na green sa gitna, kaya lang hindi ko pa siya ma-identify kung si Global kasi bata pa. Emerald or Global. Papakita ko rin sa inyo yung nandoon. Meron rin akong True BI Moonlight. Hindi siya dark form, yung regular lang. Tapos, andito din yung aking silver satin. Hindi ko na rin maipakita yung ibang silver satin ko kasi nakadikit na siya sa wall. Nakalagay siya sa pot, pero dumikit na rin siya sa wall. Ayan yung naripat natin sa my pole na golden photos. Ito, gustong-gusto ko rin yung variegation niya. Pero maliliit lang yung dahon niya. Tapos, ito si Enjoy. And then si Manjula, tapos ito yung si Silver Satin. Meron pa dito isa eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na si Silver Satin na nandito sa gilid. Naka-pole siya, pero dumikit na kasi siya doon sa wall. Ayan, papaikutin ko siya dyan.
Ang ganda siguro niya pag napaikot ko dyan. Katulad nitong si, ano ba pangalan nito, dumikit na rin siya sa wall. Naku po. Nagdikita na po sa wall yung aking mga ano. Kulang siya sa araw, kaya wala siyang butas. Ito yung aking regular na Trubi Moonlight. Inilagay ko siya dito early this year. And then, ayan na, dumidikit na siya sa pole. Hindi siya ganyang kaganda before eh. Ayan. Pero at least, ngayon, nakakaano na siya. Ito, may mga tuyo-tuyo kasi nung summer, hinayaan ko lang siya dyan kaya may pagkasunog-sunog. So ngayon, gumaganda na yung tubo ng kanyang dahon. Si Trubi Moonlight. Ayan o. Nagaanap din ako ng dark form pero mura na rin. Mura na ngayon yung ating dark form, no? Hindi katulad dati ng mahal-mahal. Ito naman yung ating jade na giant photos. Yan, may nagbigay sa akin ito before. Hindi ko alam kung sino. Gustong-gusto ko yung kanyang dahon. Ito yung pinakalumang dahon niya. Hindi pa rin siya nalalaglag kahit dilaw na dilaw. Ilang buwan na siya dyan. So, ang dami na niyang naging dahon dito. Nakadikit siya sa pole. So, pwede ko pa rin siyang alisin dyan kung gusto kong ilipat ng pwesto. Ayun lang po ang mga photos na meron ako. At hindi ko alam kung meron pa dito mga nakasiksiksiksik sa mga area-area. Kasi pag maliliit na photos lang, nilalagay ko lang siya dun sa area na hindi gaanong maaarawan. Ngayon naman, isi-share ko sa inyo yung sun exposure nila. Ang sun exposure nila, magkakaiba. Nilalagay ko sila dun sa area na aarawan. Meron naman akong photos na nandito lang, yung maliwanag, yung pinakita ko sa inyo sa pole. Ang bilis pa rin niya mag-down. Nagtataka ako kasi sabi nung iba na ang bagal daw mag-down ng kanilang mga photos. Pero I think nasa sa ano yan? Nasa sa circulation ng air. Kasi dito sa pinaglagyan nila mahangin kahit naliwanag yung area na pinaglalagyan ko sa kanila. At ang potting mix na ginagamit ko sa aking mga photos ay hindi naman maselan yung ating mga photos. So pwede kayong gumamit ng iba't iba. Pero ako kasi ang ginagawa ko, nilalagyan ko pa rin sila ng pumice and ng rice hull. Kung gagamit kayo ng loam soil sa ating mga photos, lagyan nyo pa rin sila ng additional rice hull or ng pumice. Kasi gusto nila ng airy. Mas mabilis magdahon yung ating mga photos pag airy or well-drained yung potting mix na ginamit sa kanila. Pagdating sa fertilizer, kung meron naman na kayong vermicast na nakalagay sa potting mix nila, no need to put osmocote kung may vermicast na nakasama kasi fertilizer na din po yung vermicast. Po, pwede po ng osmocote, nutricote, cow manure or yung mga manure pupo ng kalabaw, baka. Watering schedule. Walang watering schedule po. Pwedeng araw-araw, po pwedeng every other day. Ako, pag once na tuyo na yung potting mix niya sa ibabaw, chine-check ko pa rin katulad ng mga binabanggit ko sa inyo kung paano mag-check kung pwede na silang diligan is itutusok mo lang 2 to 3 inches ng daliri mo, pagtuyo na, saka mo siya diligan. Ganun lang yung gawa ko. Or twice a week or once a week nagdidilig. Depende kung tag-ulan, once a week, or basta chine-check ko lang kung tuyo na yung potting mix nila, saka ko sila didiligan. Hindi sila maselan. Hindi ko lang alam sa ibang mga, for example, mga rare photos, hindi ko alam kung gaano sila kaselan. Pero itong mga ipinakita ko sa inyo, sure ako na hindi siya maselan. So, paano mag-propagate? Pinakitaan ko na kayo kung paano mag-propagate. Dalawang klase yung pwede nyong gamitin pag nagpa-propagate ng photos. Pwedeng water propagation and soil propagation. Mag-cut tayo para malaman nyo kung ano yung sinasabi ko. Ganito yung gagawin nyo. Dito sa my aerial roots, ikakat nyo siya ng 1/2 inch to 1 inch. Yan. Tapos puputulin nyo lang. So, ganun din. Gagawin nyo. Kasi tingnan nyo yung aerial roots nito, nagagalit na sa sobrang haba. Eto, since na hindi naman nalalabasan ng ugat to, gugupitin nyo na lang. Dito lang tayo magpo-focus sa my aerial roots. Ayan. Etong mga kinat natin na yan, ilalagay ko lang siya sa water kasi mas mabilis mag-ugat sa akin. Katulad nito, tingnan nyo yung ginawa ko. May mga ugat-ugat na siya. So, itatanim ko na yan mamaya pagkatapos nating mag-vlog. Or, idadirect nyo siya. For example, dito sa potting mix, itutusok nyo lang yung ating mga kinat.
So, ayun lang po at sana makatulong yung video to doon sa mga naghahanap ng tamang pag-aalaga ng ating mga potos. Maaaring yung pag-aalaga na ginagawa ko sa kanila ay hindi ganon yung pag-aalaga na binibigay nyo sa kanila. So, kung saan po nag-work ang inyong mga potos na iba't ibang variety ay doon na lang po kayo mag-stick. Pero kung doon po sa mga beginner na naghahanap kung papaano or nag-iisip or nagtatanong kung papaano alagaan yung ating mga potos variety. So, this video is for you at depende po sa climate at depende po kung saang lugar tayo nandun kasi merong mga potos na iba yung alaga dito sa lugar ko, iba din sa lugar nyo. Kung meron pa po kayong mga katanungan, comment down below sa comment box at sasagutin natin yan. At syempre bago tayo mag-end ang vlog ay magsha-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Gracie Lynn 23, kay Teresita Elsa Bulobot ng Bacoor, kay Arkitekto Hardinero, shoutout sa iyo Arkitekto Hardinero, nakita ko yung YouTube channel mo. Kay J. Lord Guzman, kay Myra Bautista Plantita ng Bay Laguna, kay Alkester Laksamana ng Makabebe, Pampanga, kay Charlie Salinas ng Santa Rosa, Laguna, at kay Vivian Arevalo. Thank you so much po sa panonood sa ating vlog. I hope you enjoyed it and don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candelaro, if you want to, and also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!